Ito ang mga activities natin ngayon sa farm, hakot ng ipa at ipot para sa taniman. Ayan, nag-ready kami ng sasakyan at nag-order ako ng 150 sacks ng ipot galing sa poultry farm. Medyo mo tumaas na yung presyo ngayon ng persako. Hindi ko nababanggitin kung magkano, basta medyo mahal na. Kung small time farmer ka lang, medyo mag-i-struggle ka na sa pagbili ng ipot sa ngayon. Noon, magbibigay ka lang ng parang palubag loob dun sa magkakarga o sa mga nagsasako ng ipot. Kasi binabayaran naman sila sa company eh. Pero sa ngayon, pati yung may-ari ng planta ay humihingi na rin ng service fee para sa paghakot ng ipot. Sana ay mailibre na lang sa mga small time farmers para makatulong din sa pagpaparami ng organic veggies. Sana makarating to sa may-ari ng poultry farm. Ibalato na lang po ninyo sa mga magsasaka yung inyong mga ipot ng manok para makatulong kayo sa food production, no? Anyway, yung iba ay libre tulad nitong mga ipa ng palay galing sa rice mill. Ayan. Sasako lang, kakakutin, dadalhin sa farm. No hassle, walang drama. No? Libre. Kaya salamat sa may-ari ng rice mill na to. Dahil sa marunong siyang magmalasakit sa gawain ng mga magsasaka. Hindi siya humingi ng kahit ano, kahit na piso. Wala. Sabi niya, subandok lang kayo dyan, walang problema. Sabi nila, sabi nga niya eh, mas maganda nga yan, mabawasan na ninyo kasi nagbabayad pa yung boss ko sa pagpapaararo yan, pagpapatibag. Oh, so, sige, kuha lang kayo dyan. Maganda yung ganun, di ba? Kaya, ito para to sa lahat, lalong-lalo na sa mga negosyante na mayroon namang konting resources tulad yan, mga waste material na yan eh. Kung maaari, huwag na po ninyong pagkapirahan. Pamigay na lang ninyo sa mga magsasaka, sa mga nagtatanim ng mga gulay, palay, kung ano. Para kahit papaano ay mabawasan yung gastos, yung input expenses. Ibalato na ninyo. Pamigay na ninyo sa mga magsasaka, yung mga ganyan, yung mga waste material ninyo. Total, hindi naman kayo malulugi kung ipamimigay ninyo yan kasi kumita na kayo dun sa business operation nyo. Diba? Ako, dagdag... Kunto, asset to para sa akin. Kahit papaano, mababawasan yung aking farm input expenses dahil sa libre lang yung input tulad nitong mga darak, yung mga ipa. Diyan lang, sandok lang kami ng sandok. Nakaipon kami ng ilang sako at hinakot ko dito sa farm. Walang problema. Binayaran ko lang yung aking katulong dito. Pero yung ipa, yung sako, sarili ko. Yung ipa, nahihingi na lang. Yan. Pero pagdating dito sa papasok sa farm, medyo struggling pa. Hindi pa maayos yung daanan. Pero importante ay pinapayagan akong pumasok dito sa lote na to ng may-ari. At yan, nakakapasok yung tricycle kapag tang-init. Tulad ngayong summer, yan, medyo may slope na ganyan. Extra careful lang ako para hindi madulas yung tricycle. Yan. Dapat kabisado mo yung momentum ng gulong para hindi ka tumagilid. Minsan naaalog-alog at nalalaglag yung karga. Pero kapag maingat ka, wala namang problema. Yan, medyo rough. Importante, nakakatuloy ng biyahe. Hindi tulad kapag tagulan, talagang hindi ako makapasok dyan. Grabe yung putik. Yun nga lang, siyempre tayong mga pinagkatiwalaan ng gobyerno ng lupa, dapat talaga magkaroon tayo ng cooperation. Kasi sa pag-angat ng ekonomiya ng isang lugar o kaya ng isang bansa, o tulad ng pag-angat ng ekonomiya ng isang barangay, kailangan talaga tulong-tulong eh. Community nga yung tawag eh. Community. Tulong-tulong. Para yung pag-unlad ng isa ay pag-unlad din ng lahat. Tulad sa food production. Kapag walang nagtatanim, marami ang magugutom, di ba? Kaya yung mga farmers dapat tinutulungan ng community para maging accessible yung farm, para maging madali para sa kanya yung paghakot ng mga inputs, yung pagtransport ng produkto,
lalo na kapag rough weather condition, ano, malakas yung ulan, hindi makapasok yung sasakyan. Dapat yung community ay tumutulong para mabigyan ng magandang access yung mga magsasaka. Oo, may option naman na gumamit ng pababa, gumamit ng kalabaw. Eh, paano yung mga walang kalabaw? Kasi kapag nag-invest ka sa farming, kinukumbute din lahat ng gastos. Diba? Eh, yung presyo ng produkto, hindi naman ganun kamahal. Kapag kinaltas mo yung mga gastos tulad niya sa transportation, paghaul, o kung lahat binabayaran, eh ano mangyayari sa income ni farmer? Baka wala na siyang kitain dahil sa lahat ng proseso ay pinagkakagastosan. So hindi tatagal si farmer sa ganon. Dapat may kita si farmer. So ang malaking economic contribution ni farmer ay yung food production. Kaya nga ponti na ng ponti yung mga farmers natin kasi nahihirapan yung mga kapwa natin na nakatira dito sa mga agricultural areas na mag-produce ng pagkain kasi tingnan mo yan, magtatanim ka, grabe yung pagod, magastos yung operation, tapos kapag aani ka na, minsan hindi ka na nakakabawi ng gastos mo, sisirain ng natural calamity o kaya ng peste o kaya minsan yung mga other factors sa environment, ah, halimbad ng hayop, nasalanta ng hayop o kaya nasalanta ng tao. So hindi ka makakabawi ka agad-agad o kahit basta-basta ng iyong mga gastos o puhunan. Kaya dapat talaga yung community ay nagtutulong-tulong para ma-secure yung interest ng farmer doon sa food production. Minsan sasabihin niyo yung farmer kasi walang ibang iniisip yung kanyang sariling tanim lang. Hindi, kasi kapag nag-produce na yan ng pagkain, marami ang nakikinabang eh. Kaya dapat tulungan ng community yung mga farmers para makapag-produce ng mas maraming pagkain. Ha? Tulungan doon sa transportation, sa convenience, sa security, sa moral support. Ha? Yung mga barangay officials talagang ini-encourage yung mga farmers kung paano ma-enjoy yung mga support ng gobyerno sa pataba, sa training, sa mga incentives. Diba? O, ganyan dapat yung community nagtutulungan para si farmer ay kahit napakabigat o napakahirap yung kanyang trabaho, ay nai-encourage pa rin siya na mamotivate pa rin siya na magtanim ng magtanim, ha? Magproduce ng pagkain. O, di ba? Yung pagtatanim, hindi yan ura-urada, magtatanim ka, maghihintay ka na lang ng produkto, hindi ganon. Tulad yan, oh, kailangan ko pang mag-secure ng mga darak, ng mga, itong mga rice hull na to, ipaprocess ko pa yan, ihahaluan ko pa yan ng dumi ng manok, ng compost, ng kung ano-anong mga organic matter. Pag na-mix na yan, i-condition pa yan ng ilang linggo bago ilagay sa lupa. Bago tamnan. Okay, takes time and effort. Plus money. Okay, kailangan talaga maintindihan ng community kung ano yung papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa ekonomiya ng isang barangay. At kapag may harmony kasi sa isang lugar, yung interest ng lahat ay napagkakasundo. Walang inggitan, walang lamangan, walang samaan ng loob. Kaya nga tinatawag na community. Dapat talaga nagtutulungan yung mga tao sa isang barangay. Kaya sana itong ating mga ginagawa dito sa farm ay maging makabuluhan. Hindi tayo nagtitake advantage, kundi tayo ay mayroong malalim na adhikain na gampanan yung tungkulin para matugunan yung pangangailangan ng ating mga mamamayan sa pagkain. Ngayon, napakainit ng panahon, struggling yung mga farmers sa food production. May mga palay na hindi na naani dahil sa walang bunga, natuyo na ng init ng araw at saka dahil sa walang patubig. Dito sa upland, napakalaking struggle ko yan. Kaya ngayon, minor-minor ako. Sa halip na magtanim, ay nasa preparation ako para sa rainy season. Kaya itong aking mga ginagawa sa ngayon, ito ay paghahanda para sa darating na tag-ulan. Para sa susunod na cropping season naman, ay sunod-sunod yung produkto. Hanggang dito na tayo mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Nawa ay nakapagbigay tayo ng edukasyon at motibasyon sa ating mga tagapag-subaybay. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. Bye-bye.